And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowd, "They will seize and persecute you. They will hand you over to the synagogues and to prisons, and they will have you led before kings and governors because of my name. It will lead to your giving testimony. Remember, you are not to prepare your defense beforehand, for I myself shall give you a wisdom in speaking that all your adversaries will be powerless to resist or refute. You will even be handed over by parents, brothers, relatives, and friends, and they will put some of you to death. You will be hated by all because of my name, but not a hair on your head will be destroyed. By your perseverance, you will secure your lives." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ito pong nakalipas na linggo, ito naka last week, may nakakwentuhan po akong mga OFW nating kapatid. And hindi lang sila OFW, sila ay mga missionary of Christ. Mga laiko, hindi po pare, hindi madre, pero sila ay mga laikong misyonero ni Kristo. Sa lugar kung saan sila nagtatrabaho, they experience yung difficulty to express their faith. Bawal ang rosaryo, bawal ang Bible. Ang bahay nila ang naging simbahan. Ang pari pumupuslit dun sa bahay nila with other Christians, ibang mga Katoliko. Doon sila nagsisimba, doon nagmimisa. At habang nagmimisa, nagdadasal na rosaryo, nag-aalala sila kasi baka bigla silang pasukin ng pulis. At maaari silang mahuli, and worse, pwede silang pugutan ng ulo. For one reason, because of their faith. And I was so inspired by this couple kasi throughout their stay in that country, they have been able to proclaim the good news. Hindi lang sa pamilya nila sila magdadasal ng rosaryo. Hindi lang sila ang magsisimba. They were able to courageously invite the other Catholics. Nakakatuwa po yung kwento nila. Patago nila, ipupuslit yung rosaryo. Ayan, mag-iimbita sila. Kamanggagawa, may mesa sa bahay. Si Padre ano, na doon. Si Bishop darating. And one good story that I'm really shocked, and for me, this story was simply a miracle, story of miracle. Kung paano nila naipuslit ang imahin ng Mahal na Berhen ng Santo Rosario. Eh, hindi yan nakita sa, hindi nakita yung baggage nyo ng Mama Mary sa bag, sa kahon. Dumaan yan saan, di ba? X-ray. Nga, Father, hindi namin alam paano. Kami kakabakaba habang ipinupuslit yung rosaryo. Nag-text brigade kami. Dadasal, dadasal para maipuslit ang Mahal na Berhen. Si Ina, tawag nila yung si Ina. Kasi pag nahuli, yung asawa ko, siguradong and you know, for many years now, ewan ko kung alam doon, baka lang binabaliwala na, pero ngayon, ipinapasa sa kada bahay ang imahin ni Ina. Kahit may kaba, pero because they want to live out their faith,
And this is a source of their strength. This is for them part of their life na hindi, na parang hangin na hindi pwedeng alisin bilang mga Kristiyano. Kaya kahit medyo may risk, kahit na ang buhay nila ang nakataya, or pinakang madaling parusa daw, pinakang simple parusa, pauwiin sila. At iban dun sa lugar, hindi na sila pwedeng bumalik doon. And yet, they're doing it for their faith. Sumusugal sila para sa pananampalataya nila. At nakakahanga po yun. Marami tayong mga kapatid na Katoliko-Kristiyano that they are risking their life and their livelihood for the sake of their faith in the Lord and for the sake of Mama Mary. Nakakahanga po ang kwento nila. Itong bagay na ito hindi natin nararanasan dito sa Pilipinas dahil dominante ang Katolisismo rito, ang Kristyanismo. Hindi natin kinakailangan itago ang rosaryo para makapagdasal lang ng rosaryo. Hindi natin kinakailangan itago ang Biblia na gagawa ka ng isang libro na may maliit na Bible na pipilasin mo, gagawa mo ang korte gagawa mo ng butas na kakasya doon yung maliit na Bible mo para pagbukas, ang babasahin mo yung Bible pero nasa labas, ang pambalat niya is ordinary books. Isang ordinary yung libro na hindi ang salita ng Diyos. Hindi mo kinakailangan na ang Mama Mary mo, na si Ina, ay itago sa bag o sa box at titingiting ka kung meron baga dyang manguhuli sa'yo. We could freely do the procession of the Blessed Virgin Mary every first Saturday from one house to another. Oh, we're doing that here. We're so free of this persecution. In China, hindi pwede. Yung simbahan nila, bagamat may isa, sinira na nga yata pinatanggal na yung krus. Pero hanggang ngayon, the Catholics in China and other Christian denominations in China, they have to express their belief and faith underground. Hanggang ngayon. And this is why we have the Red Wednesday. Every last Wednesday in the calendar of the church is dedicated for these persecuted Christians. Yung persecution na sinasabi ni Jesus in the gospel today is a continuation of the gospel yesterday. But it's very true until now. Nung nagsisimula pa lamang during the first community of Christianity, they were persecuted even by their kababayan, by the Jewish people themselves. Kaya nga, kumalat ang Christianismo, sabi ng ilang mga komentarista, because of this reality. Dahil kinakailangan nilang tumakas, dahil mismong kapitbahay nila, sinusumbong sila sa authority. Dahil papatayin sila. Pupugutan ng ulo, babatuhin hanggang sa mamatay dahil sila ay sumusunod kumikilala kay Kristo bilang Mesiyas. Kaya tatakas sila from one town to another. Kaya ngayon mga Hudyong Kristiyano, mga unang kumilala kay Jesus, mga kasama ng mga apostol, nagpalipat-lipat sila. From Judea to Damascus, to Antioquia, hanggang kumalat. Kaya naging means, parang naging instrumento pa yung persecution para mabilis na kumalat ang Kristyanismo, ang pagkilala at pananampalataya kay Jesus. Kaya nga, for us Christians, even this persecution is a grace. A
At ito ang daan sa kabanalan ng mga persecuted Christians. Maraming martir na hindi, na bagamat may takot, pero malakas ang loob na harapin ito sapagkat alam nila na hanggang sa huli, kapag nanalig sila sa Diyos, pinanindigan ng kanilang pananampalataya ang prinsipyo ni Jesus, tatanggapin lang krona ng muling pagkabuhay ni Jesus ng mga banal sa langit. Kaya po yung unang pagbasa natin from the book of Revelation today is also a manifestation that at the end, when everything, na ang paglahat ng bagay ay nawala na, nasira na, matapos na ibuhos ang pitong mangkok ng galit ng Diyos dahil sa digmaan, kaguluhan, kosmika distractions, matapos ang lahat ng ito, yung mga nanatiling tapat sa Diyos na doon makikita, pinahayag ni Juan, matagumpay silang umaawit ng pagpupuri sa Diyos na nakasuot ng puting-puting damit sa lawa ng kristal. Pinakikita sa atin ni Juan, may malaking pag-asa pala na kahit kami maghirap dahil sa pananampalataya namin, at the end, kagaya ng mga nagtagumpay sa pananampalataya na nakaputing damit, makakasama kami ng Diyos. Hindi kami kasama dun sa mga mamamatay sa ganap na masisira, mawawasak sa huling panahon. At sana ito rin yung ating tingalain. Sa Pilipinas, wala tayong gantong pag-usig, pero mas malaki ang hamon. In our complacency, in our comfort zone, nalalong sa buhay yung ating pananampalataya. Kasi minsan pag hindi na challenge yung pananampalataya natin, parang we take it for granted. Okay lang naman dito. Pwede naman, wala naman mag-uusig sa akin. Bakit pa ako sisimba? Ako naman ay nagdadasal, pero sa bibig lang. Walang lalim. Wala man ditong babantay sa akin, titingin eh. Kapag ako'y Kristiyano, ako'y Katoliko. Pero, hindi man natin may sa buhay. At malaking sabing si Pope, St. Pope John Paul II, minsan sinabi niya, our modern martyrdom is not about being beheaded. Hindi na yung pupugutan ng ulo o susunugin sa stick. Our modern martyrdom is kung paano natin pinanindigan ang prinsipyo ni Jesus sa gitna ng ating mga comfort zone, sa kawalan ng pag-uusig. Ano ba ang turo ni Jesus tungkol sa pag-asawa? Tungkol sa buhay? Ano ba ang turo ni Jesus tungkol sa pagiging tagasunod niya? Naipapasok ba natin ito sa ating mga gawain araw-araw? Sa ating place of work? Sa gobyerno? O sa ating pamilya? Baka tayo Kristiyano, pero ang prinsipyo yung pinahindigan natin pagano. Kristiyano tayo, pero lahat tayo sa pamilya may kabit, live-in, uso ang ano dito, yung parang bago ang kasal, buntis na. Wala niyo Christian principle. Sasabihin natin, hey, modern world, Father, testing muna bago kasal para sigurado. Baka Kristiyano tayo, Katoliko tayo, pero we favor violence, vengeance. Sige, pag ginawang kamali, patayin mo na. Patayan din. Abadi, hindi na tayo lumago sa prinsipyo. Kristiyano, pero
Walang sense of justice and charity. Oh, laking kita ko dito. Nakaw doon, nakaw doon. Manluloko doon, manluloko din. We are not living our faith. Then, daig pa tayo ng mga nasa bansang pinepersecute dahil mas totoo sila sa pananampalatayan nila. So this is our great challenge. At the end, isang magandang tingnan, pag bumalik nga ba sa Jesus, pag ginuno na mundong ito, kasama kayo ako sa magsusuot ng damit na puti and the crown of glory, dahil ako ay naging tapat, naging faithful sa Diyos. O hindi, baka isa ako dun sa mga sasarhan ng pinto at sasabihan ng Panginoon, hindi kita nakikilala, lumayo ka sa akin na mapagawa ng masama.